May pag-asa pa raw ang Gilas Pilipinas. Totoo ba yun? Kayo, naniniwala ba kayo na may pag-asa pa dito sa FIBA Basketball World Cup ngayong 2023 kung saan dito ginagawa sa Pilipinas? Ito'y matapos nga po na sinasabing dalawang team pa ang pwedeng makakalaban. Baka daw pinakahuli yung China kasi yung mga wala pa rin panalong team o mga talo, mga team na nahuhuli sa standing ay pwede rin makalaban pa ng Pilipinas. Wow! Pinaaasa pa tayo. Pinaaasa pa. Pero ito po yung aking tingin dyan. Kung ganyan din lang po ang laruan at iaasa lang sa isang tao, hindi tayo mananalo at mahirapan tayo. Alam niyo bakit? Ang basketball team, dapat malawak ang chemistry, malawak ang ugnayan, hindi isa lang ang bida, hindi isa lang ang inaasahan. Dapat lahat. Kaya nga, merong guard, merong shooting guard, small forward, merong power forward, at merong sentro. At maraming pamalit, kaya nga 12 sila eh. Pero bakit? Hindi naman ko ako ang pasintabi na. Para sa akin, hindi po ganun kagaling si Jordan Clarkson. Oo nga, Filipino-American yan. Pero hindi siya ganun kagaling. Siya ay kilala sa NBA, pero hindi naman siya superstar sa NBA eh. Kasi ang sinasabi ni Chot Reyes, si JC Rao ay NBA player. So, napaka-professional daw, kaya kanyang inaasahan. Eh, nang mali eh. Alam nyo, sa NBA na lang tayo. Ang NBA players, lahat professional. Pero, di ba, nakakatalunan. LeBron James, professional. Michael Jordan, professional. Kobe Bryant, professional. Lahat sila magagaling. Sila ba ay nananalo sa lahat ng laban? Hindi ah, natatalo din sila. Tapos ngayon, ang FIBA ay nakataya ang pangalan ng bansa, hindi lang ng Gilas Pilipinas. Tapos iaasa natin sa isang tao lang. Iaasa kay Jordan Clarkson, ay hindi po pwede. Mahihirapan tayo dun. Kailangan maayos. So yun po yung ating pinag-uusapan dito na dapat huwag ganun. Okay? So, sa tingin ninyo ay may pag-asa pa tayo sa sistemang papairali ni Coach Reyes kasi si Reyes kasi ang galaw eh, parang pang-PBA lang eh. Hindi talaga pang-international. Yung FIBA, international player yan. Yung FIBA, international team ang magkakalaban. Papunta yan sa Olympic. Eh dito pa lang sa FIBA, dito na nga ginagawa. Home court na natin eh. Hindi nga tayo manalo-nalo eh. So, tingnan natin, meron daw pong maaring isa o dalawang laro pa. Talaga bang ating aasahan pa yan? Ayan. Abangan ninyo kung anong mangyayari. Di ba? In a comment, reaction, okay lang po. Alam nyo, kaya ho ito yung napapag-usapan. Kasi pati mga taga-showbiz, taga-business sector, o lahat ng lahi, lahat ng sektor sa Pilipinas, ay nagkakaisa kasi ito po ay para sa atin. Pero hindi, nakita nyo, may mga artista, yung Tito, yung Big Soto, at yung Tower Cards, talagang nagpuntan personal sa mga laro ng FIBA bilang bahagi ng suporta dahil Pilipino. Okay? Maraming mga kilalang taga-showbiz at business nga po ang nagsuporta. Although pera ng pribadong sektor ang ginagamit yan sa mga pambayad, ang lalaki ng bayad doon ng mga players na yan. Ay nga pong Filipino-American na si JC yan, kung di ako kakamali, $1 million yata ang bayad sa kanya eh. Ay tatlong game, wala namang naipanalo. So anyway, so pati mga taga-showbiz at simpleng mamamayan, matindi ang suporta. Kaya hindi maiwasang maging negatibo, mga comments, basher, kung ano-ano. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung gusto niyo makarelax sa oras ng pananghalian, makalimutan ng epekto ng bagyo, epekto ng mataas na bilihin, epekto ng pagkadismaya sa basketball, abay, di manood na lang kayo ng mga entertainment live show sa television. Nandyan yung 80 to Big Enjoy Double Cards, nandyan yung Showtime, nandyan yung Tape Incorporated, tatlo silang live television program na nagsasama-sama. Kung saan kayo masaya, doon kayo. Yun naman, hindi naman sapilitan yan eh. Kaya lang, pagdating ko sa mga senior citizen, ayun, mga senior, ayan, mga matagal ng panahon at dekada nang nanonood sa Tito Big Enjoy, eh, hindi natin mababali yun. Kung
kung ano ang gusto nila, yun ang mangyayari. Di ba? Yun naman ang totoo eh. Di ba? Yun ho, nasusunod. Kaya nga yung mga naging therapy na nga, pag humataw na yung Dabarcas with Mayor Jose Manalo, ah, wala na. Makakalimutan mo nang walang pansaing bukas. Makakalimutan mong mahirap ang buhay. Makakalimutan mong talo ang gilas. Di ba? Makakalimutan nating mahal at walang mabili at sobrang mahal ng rice. Di ba? Kasi mag-i-enjoy ka. Yung pansamantala na kasiyahang ibinibigay nila every day, 2 hours every day, from Monday to Saturday, malaking bagay yun. Actually, sa saan man lugar sa mundo, ang entertainment ay malaking bagay. Parang nag-iiba talaga ang galaw at nag-iiba talaga ang figura ng tao or nag-iiba ang mood ng tao kapag na nagiging masaya sila sa araw-araw. Kasi yung stress sa trabaho, stress sa business, stress sa pag-aaral, stress sa maraming isyo, pag merong entertainment na nagpapatawa at nag-i-enjoy ka, ang lakas ng tulong yan. Sabi nga nila eh, nakakabata. Ah, nakakalimot sa problema. Yun ang mga television show na ating pinapanood sa araw-araw tuwing tanghali. So, mag-enjoy na lang po. Ano ha? Lalo na ngayon. Madalas pa walang pasok dahil madalas may ulan. May masamang panahon. Ay, di sa television lang. Kung hindi man sa television, sa social media, napakalakas. Alam ba ninyo na ang social media ngayon ang nangunguna na sa buong mundo? Ang radyo malakas pa rin, pero local lang yan sa mga probinsya, mga baryo, ganun. Pinapakinggan pa rin yan kasi walang power, TV, ganun. Pero ang social media kahit saan meron, sa buong mundo, nakikita, naririnig, tinatalakay ang lahat. Kaya ho, ang social media ang pinakamalakas na ngayon. Kahit saan ka nando doon, pwede mong mamonitor, pwede mong makita. Kahit nasa kotse ka, nasa opisina ka, nasa bahay ka, o nasa bakasyon ka, tawakan mo lang yung cellphone mo, laptop mo, anumang communication meron ka, makikita mo na kung anong nangyayari sa entertainment, anong nangyayari sa sports, anong nangyayari sa showbiz, anong nangyayari sa politika, anong nangyayari sa mundo. At ano ang kabuhayan meron doon at dito. Ganun po yan eh. So, yan o. Ang hindi o, yan ang malaking tulong ngayon. Kahit mga senior citizen, active na active dyan. Kaya ako laging binabanggit ang mga senior citizen o yung kahit mga bata pa pero meron pong physical na problema o kalusog ang problema, yan ho yung nagpapalakas at nakakalimot. Kasi pag puro problema, nakakatanda, stress talaga eh. Pero kung meron hong kasiyahan na ginagawa ng Tito Vic Enjoy, kung sino man dyan sa showtime, sino man dyan sa kabila, ay nakakatulong. Ngayon eh, hindi na pinag-uusapan, doon ka, o, kung saan ka masaya. Kaya lang ho, eh, lamang talaga yung original. Lamang ang matagal na sa industriya, 44 years, Dabarcas or Tito Vic Enjoy. Ganun ang galaw. Yan ang nangyayari.